Magandang gabi mga buddy. Kumusta na kayo? Ano ang sigaw ng taong bayan? Matapos nga na magkaroon ng halalan at yung ibang mga kandidato ay nag-concede na or tumanggap na ng kanilang pagkatalo. Pero bukod tangi na itong si VP Lenny ang hindi pa nagko-concede mga buddy. At siguro naman ay napanood ninyo noong isang araw yung kanyang pahayag na kung saan ay dun sa unang bahagi ay nagpapasalamat siya sa kanyang mga supporters sa sakripisyo, sa tulong, sa ambag, sa lahat-lahat ng mga nagawa nitong kampanyahan na ito. At yan ang ating panonoodin ano, kasi hindi pa natin na napapanood ito ng buo. And at the same time, gusto kong sabihin sa inyo kung ano ba yung mga reaksyon, kung ano yung panawagan ng mga tao, ng karamihang tao tungkol dito sa mga nagganap na ito after ng election. After nga na lumamang ng almost nasa 16 million na ata ngayon yung lamang ni ano ni Bongbong Marcos kay VP Lenny. So nasa 31 million si BBM at si VP Lenny ay nasa 14 million mahigit. Nagkaroon ng mga hindi magandang pangyayari sa paligid ng opisina ng tanggapan ng COMELEC noong isang araw. So hanggang ngayon ha, nagkakaroon pa rin ng bilangan, partial pa rin yung result at hindi pa nakukumpleto nila, pero napakalaki na nang lamang nitong si Bongbong Marcos. So nagkaroon ng kaguluhan at yan ay tinalakay na rin natin dahil nga doon sa isang pahayag nitong si Kaki Pangilinan na hindi niya kayang tanggapin na magkaroon ng isang presidente na Marcos. So ang daming mga kababayan tayo na nagbigay ng reaksyon dito, ang dami na nainis dito sa sinabing ito ni Kaki Pangilinan. At kasama dito yung iba pang mga grupo, nandiyan na yung Kabag, yung mga kabataan, nandiyan na yung Gabriela, lahat nagtipon-tipon. Ito yung mga alipores ni ni Madam Lenny yung sumusuporta sa kanya. Kaya kahit na anong tangge, mga buddy, na si VP Lenny ay hindi sinusuportahan ng mga makakaliwang grupo, ito na yung totoong patunay. At ito ay nakaharap mismo ng mga pulis, napanood ko yung ilang video na kung saan ay talagang medyo nagiging violente na yung ating mga kabataan. At nagbasag pa ata doon sa doon sa opisina ng COMELEC, kung hindi ako nagkakamali, kasi may kumakalat na video na kung saan yung mga pulis ay na doon sa loob ng ng tanggapan at pilit na sinisira yung pintuan, pilit na winawasak at may mga nagbasag pa ng mga salamin. Okay, panoodin natin itong sinabi ni VP Lenny na tumagal lang almost 6 minutes at mamaya babasahin natin yung ilang mga komento ng ating mga kababayan na nag-participate dito sa ating ginawang YouTube poll na kung saan ay tinatanong natin kung dapat ba na mag-concede na si VP Lenny dahil nga sa napakalaki ng lamang ni Bongbong Marcos, kasi yung ibang mga kalaban niya, si Manny Pacquiao, si Ping Lacson, si Isko Moreno ay nag-concede na sila or tinanggap na nila yung kanilang pagkatalo, sumuko na sila. At ano ba ang kahalagahan ng pagkukonsid ng isang kandidato o yung pagtanggap ng isang kandidato ng pagkatalo pag ganitong eleksyon? Okay? So yan po. Panoodin natin itong bahagi o yung buo na sinabi ni VP Lenny. Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanila mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Sa milyon-milyon nagtipon sa mga rally, nag-house to house, nagpaskel ng mga tarps, nag-post sa social media, nagsulat, gumawa ng mga video at patalastas, sa mga medic, sa mga kusang naglinis sa ating mga rally, nagpinta at tumugtog at nagpahiram ng boses para maipakita ang lakas ng taong bayang nakatikim ng pag-asa. Hindi kayang sukatin ng numero ang lalim ng pagmamahal ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo.
Alam kong hindi madaling tanggapin sa inyo ang mga numerong lumalabas sa quick count. Hindi lang panghihinayang, kundi malinaw na pagkadismaya ang nararamdaman ng ating hanay. Mulat din ako. Ang pagkadismayang ito maaaring lalong kumulo, lalo pa dahil may naiulat na irregularity sa halalang ito. Hanggang ngayon, meron pang mga taong hindi pa nabibilang ang boto. Meron sa inyong buong araw nang nasa mga presinto at nananatili doon hanggang ngayon, hinihintay na maipasok ang balota sa mga makina. Kaisa ninyo ako sa paniniwala na kailangang isalamin ng halalan ang buo at wastong tinig ng taong bayan. Mahalagang maging mas matibay ang tiwala ng tao sa proseso ng ating demokrasya. Gagawin natin ang lahat para maabot ang layuning ito. Gayunpaman, sinasabi ko sa inyo, alam kong mahal natin ang bansa, pero hindi pwedeng maging ugat pa ng pagkakawatak-watak ang pagmamahal na ito. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong paukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Sa ngayon, balikan ang lahat ng mga pinagdaanan natin itong mga nakaraang buwan. Napakaraming sandali kung kailan pinuno ng hiwaga ang mga puso natin. Noon pa man, alam natin kung gaano kahirap ang labang kakaharapin natin. Nagsimula tayo sa halos wala. Pero unti-unti, dumating ang nag-aambagan. Dumami ng dumami ang nagbabayanihan. Dinapuan kayo ng inspirasyon at lumikha ng sining. Dahil sa pagbubukas palad ninyo, palaging nag-uumapaw ang pagkain at tubig sa mga pagtitipon natin. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo, pero lagi nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Tinumbasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanang ito. Maging panatag sa inyong ambag. May nasimulan tayong hindi pa kailanman nasasaksihan sa buong kasaysayan ng bansa. Isang kampanyang pinamunuan ng taong bayan. Isang kilusang nabuo, hindi lang para baklasin ang luma at bulok na sistema, kundi para magpanday ng totoo at positibong pagbabago. Isinadiwa ninyo ang demokrasya, hindi lang sa pagboto, kundi sa pagmamahal sa kapwa Pilipino. Napakalaking tagumpay nito, at maituturing lang na bigo ang kampanya natin kung hahayaan nating malusaw ang nabuo nating samahan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Hindi natin kailanman hahayaang makatulog muli ang pag-asang nagising. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kakailanganin ng bansa ang inyong patuloy na pakikilahok. Hindi lang ukol sa anumang kahihinatnan ng bilangan at halalang ito, kundi sa pagsusulong ng katarungan, ng karapatan, ng dignidad ng Pilipino sa mga susunod na panahon. Tandaan natin, nangyayari ang halalan kada 3 taon. Sa pagitan nito, asahan na ninyo na marami tayong kakailanganing ipaglaban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Lalong palawakin ang pusong nabuksan na. Damhen ang dinadaanan ng kapwa natin. Makipasan ang mga dalahin nila. Ituloy ang laban para iangat ang buhay ng lahat. Patuloy tayo magmahal.
Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi bukas o sa makalawa o sa susunod na taon, pero may liwanag pa rin nag-aabang basta't handa tayo magsikap na abutin ito. Wala nang mas lilinaw pang patunay sa naabot natin sa kampanyang ito. Nasa kamay ng karaniwang Pilipino ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang totoong namumuno. Sumusunod lang ako. Huwag mapagod. Bukas at magpakailanman, magkakasama ang lahat ng Pilipino. Maraming maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Malinaw po dito sa pahayag ni VP Lenny na hindi siya nagko-concede. Nagpapasalamat lang siya doon sa umpisa at marami siyang binanggit dito na kung saan ay kung inyong bubusisiin ano, o inyong uunawain ay parang nananawagan siya sa kanya mga supporters na magkaisa, na ipaglaban ang dapat kung anumang dapat na ipaglaban, at parang naghihimok siya ng isang hindi natin alam, parang pag-aaklas dahil may mga irregularities nga daw sa halalan, sa bilangan. At malinaw mga buddy, hindi siya nagko-concede dito, no? Hindi. Wala dito ang salita na maririnig niyo sa kanya na tinatanggap ko yung aking pagkatalo. Tayo po ay magkaisa dahil sa may panibago ng namumuno, may bago ng inihalal ang tao, ay magkaisa na lang tayo para sa sambayan ng Pilipino. Dapat ganun. Kasi yung ibang kandidato, ginawa na nila eh. Bagamat iba't iba sila na statement, pero ang buod noon ay pagkatanggap or pagtanggap ng pagkatalo nila sa eleksyon. At para makapag-move on, para makapag-umpisa ng healing, ay kailangan na magkaisa na lamang ang bawat Pilipino. So wala dito yon sa statement ni VP Lenny. Ngayon, gumawa tayo ng poll. YouTube poll dito sa community natin mga buddy. 8 hours ago na ito. Ang tanong natin kanina, sa lamang ni Bongbong Marcos na 16.2 million, so baka ito nadagdagan na kay VP Lenny, dapat na bang mag-concede o tanggapin ang kanyang pagkatalo sa nangyaring halalan? Oo o hindi? Anong mensahe nyo kay VP Lenny? So ang sumagot ng oo, may ano na to ha, 12,000 votes mga buddy. Ang sumagot ng oo na dapat na mag-concede. Yan po ang sigaw ng ating mga kababayan. Dapat na mag-concede ay 98%. At yung hindi, ang gusto siguro ay ipaglaban or anuman, magprotesta, manggulo, ay nasa 2%. So meron na rin itong 873 likes at 337 comments. So magbasa tayo mga buddy ng ilan kasi napakadami nito. Ang sabi ni Tito B. Yutoko Jr., she should accept publicly and unequivocally her defeat in order to put closure not so much for herself but for her followers. They should all move on. There is another election in 3 years, so it's not the end of the world. Yan po ang sagot o ang opinion ni Sir Tito. Ang sabi ni Daniel Mengita, she should. It's about time to show humility to start the healing process of our nation. Kasi parang walang closure. Talagang magkakawatak-watak ang mga Pilipino. Miss Robredo, kung talagang may pagmamahal ka sa bansang Pilipinas, sabihin mo sa iyong supporters na tumigil na sa panggugulo. Nakakaskip sila sa kalye, at kung talagang may leadership ka, mapatigil mo ang mga yan. Kapag di yan nakinig sa iyo, isa lang ang ibig sabihin nun, di mo kayang mamuno ng bansa. Oh, congratulations to all Filipino, sabi ng isa. Di maka-move on, acceptance is the key. Napagod na kami mga Pilipino sa dilawan. Ang sabi ni Leticia Batalier, for healing to take place, she must concede. Not only concede but lead. Encourage her supporters to admit defeat and support the new administration. The Filipino people have spoken. She herself must be a good example as what she has been portraying from the very start of her campaign. Mabuhay BBM Sara. Concede daw Madam BP.
If you felt that there's cheating, take it to the proper venue, just like what BBM did during the VP race. Tama. Kasi sa pagkakaalam ko, si Bongbong Marcos hindi naghikayat para magsisigaw sa kalye. Kung ano man yung ginawa siguro ni Bongbong Marcos noon, eh, parang inano niya na yung mga supporters niya na huwag gumawa ng ganito. Take it to the proper court. Ika nga. Madam VP Leni, tanggapin po natin ng maluwag sa ating puso ang pulso at tinig ng mamamayang Pilipino. Ang pasya, pakiusap, makipagtulungan na lang po kayo kay BBM at Sara para sa ikaunlad ng ating mahal na inang bayan. Okay. So yan po ang pahayag ng ilan nating mga kababayan. Sa 98% na sumisigaw na mag-concede si BP Leni, dapat lang na pakinggan ito ni BP Leni. Pakinggan dapat ito ni BP Leni. Huwag na siyang magsimula ng kung anumang kaguluhan. Huwag niya nang hikayatin. Huwag niya nang imbitahin pa ang kanyang mga supporters na gumawa ng kung anumang kaguluhan. Napakasimple lang. Magsabi lang siya na para sa mga supporters ko, huwag na po kayong gagawa, huwag na po kayong manggulo, huwag na po kayong mag-ingay sa kalye. Tinatanggap po na po yung pagkatalo ko. Umpisahan na po natin na makiisa sa bagong administrasyon. At makipagtulungan na lang po tayo para sa ikauunlad ng ating sambayan ng Pilipino. Ganun kasimple. At sigurado ako, yung mga supporters niya ay titigil na. Mananahimik na. Hindi na mag-iingay sa kalye. Wala naman problema mga buddy sa pag-iingay. Ang sabi nga ni General Danao. Pero kung kayo ay maninira, mambabato, mananakit ng ating kapwa Pilipino, ng mga government facilities, aba, ay may kalalagyan kayo. Kaya isipin nyo yan mga buddy. Isipin nyo mga kakamping, no? Isipin nyo. Ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan ipapakita ninyo? So dapat magsimula kay BP Leni ang lahat. Hikayatin niya yung mga supporters niya na maging mapayapa sa lahat ng pagkakataon. Dahil kung totoong leader siya, kagaya ng ano sinabi na isa, abay dapat sumusunod sa kanya yung mga tao niya. Pakikinggan siya. Yun lang po yung sa atin kasi ang mahalaga na dito, yung ano eh, yung sigaw ng nakararami. 31 million mahigit na Pilipino ang nagkaisa para ay boto si Bongbong Marcos. Hindi po yan sasabihin natin na nagkaroon ng dayaan kasi mulat sa poll, kita nyo naman ang nangyari sa mga survey. Talagang siya yung isinisigaw, siya yung pulso ng ating mga kababayan. Kaya sana, igalang na lang, irespeto na lang ni BP Leni. Ang masakit ito, may mga tao, may mga grupo sa likod niya. Kaya siguro, hindi siya basta-basta makabitaw, no? Hindi siya basta-basta tumanggap ng pagkatalo. Eh sino ba nga yung mga nagwewelga na yan? Sino mga grupo? Diba? Mga makakaliwa. Kaya nasa sa inyo ng mga buddy ang paghuhusga kung anong klaseng leader itong si BP Leni. Kung siya man ay nahalal, kung siya man ay nanalo, anong magiging klaseng leader si BP Leni sa Pilipinas? Yun lang po. Basta tayo, wala po tayong iwanan para sa bayan mga buddy. Iwan Supremo po.